We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Bypass road sa Lipa City, Batangas, ginawa umanong racetrack. Higit 15 sasakyan na impound. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ivy, 38 individual yung dinatna ng mga otoridad doon sa lugar. Kabilang na dyan yung siyam na menor de edad. Ang sabi ng mga otoridad, sinasamantala ng grupong ito yung maluwag na kalsada porke bago daw itong bypass road sa pagsasagawa ng illegal drug racing. Nasa impounding area na sa Lipa City Traffic Management Division ang mga umanoy motorsiklo at tricycle na kinumpiska ng pulisya sa bypass road na ito. Hating gabi nitong Martes, 12 motorsiklo at 4 na tricycle ang kinuha ng mga otoridad. Ginagamit daw kasi ang mga motorsiklo sa illegal na drug racing. Galing daw ang sumbong sa mga residente malapit sa lugar dahil sa ingay na dulot ng karera. Agad itong pinuntahan ng mga otoridad. Mga reklamo maingay, no? At delikado rin sa mga motorista na dumadaan doon at baka mamaya makasalubong nila na yan ay habang nagkakarera sila may dumaan na motorista. 38 individual ang dinatna ng mga otoridad sa lugar kasama ang siyam na menor de edad. Sinasamantala raw na mga ito ang maluwag na kalsada para magsagawa ng karera. Nadiskubring walang rehistro ang ilang sasakyan. And yung mga other adults naman ay inisyuan natin ng citation ticket. Yung unregistered motor vehicle, no helmet, and yung violation ng anti-drug racing ordinance of the City of Lipa. And of course, including the modifications being made dun sa motorcycle. Bagay na sinigundahan ng Land Transportation Office o LTO Region 4A. Paglabag daw ang pagmumodify ng mga motorsiklo sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Lubhang mapanganib din daw ang drug racing sa mga public road na hindi idinisenyo para isigawa ang ganitong uri ng aktibidad. There's no measurement how to say the extent kung gaano kadelikado ang drug racing. Alam naman natin kaya tayo may speed limit law. Dahil any speed could kill. So, kapag tayo ay mabilis, kahit na sabihin mo na maluwag ang daan at bypass road yan na bago lamang, it could be self-inflicted. Hindi raw basta-basta makukuha ng may-ari ang sasakyan na na-impound. Kailangan daw munang ayusin ang papeles nito. Meron pong naparito, kaya lang po nga hindi pa po namin nga yan nire-release. Then, kasi nga po, kinukuha na pa namin ang kukulang papeles po, yung mga sasakyan nila. Patuloy raw ang isasagawang panghuhuli ng mga otoridad sa individual na sangkot sa ganitong klaseng aktibidad. Ivy, itong siyam na menor de edad na kasama dun sa nahuli ay kaagad daw i-turn over sa barangay social worker. Ang sabi pa ng mga otoridad, hindi lang naman daw galing sa Lipa itong mga nagsasagawa ng karera, kundi maging doon sa Balete at iba pang karatig bayan. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Isang container van tumagilid sa bahaging Talisay, Tagaytay Road. Dalawang sakay nakaligtas. Tutukan yan sa report ni Mark Lavaro.
Pauwi na sana sa Lipa City ang container van na ito nang tumagilid sa bahagi ng Talisay Tagaytay Road sa barangay Banga, Talisay, Batangas. Sakay nito ang isang driver at isang pahinante na maswerteng nakaligtas at maliit na galos lang ang tinamo sa insidente. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, galing sa Tagaytay City ang sasakyan at pauwi na sana ito nang mawalan umano ng preno. Imbis na mahulog sa bangin, isinadsad na raw ng driver sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Paalala naman ng otoridad na laging i-check ang mga preno ng sasakyan bago umalis upang hindi na maulit ang kaparehong insidente. Samantala, sugatan naman ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo matapos sumemplang sa bahagi ng barangay Emmanuel Cuenca, Batangas. Natumbo kasi ng motorsiklo ang isang tumatawid na aso. Nabigyan naman kaagad ng paunang lunas ang dalawang biktima at dinala sa pinakamalapit na paggamutan. Paalala naman ng otoridad na maging maingat at responsable sa pagmamaneho. Pinaalalahanan rin ng otoridad ang mga pet owner na siguraduhin nakatali ang mga alagang aso upang maiwasan ang kaparehong insidente. Sinusubukan pa makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga sangkot sa aksidente. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Singil sa kuryente ng Batelec 2 tumaas ng 2 piso. Samantala, 2 piso na bawas singil sa kuryente ipinatupad ng Batelec 1. Para sa kabuuang detalye ay makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ace, bahagyang ang nakahinga ng maluwag yung consumer ng Batelec 1 dahil sa bahagyang pagbaba sa singil sa kuryente. Samantalang yung mga consumer naman ng Batelec 2 ay nagulat sa laki ng bill na babayaran nila para sa October bill. Umabot sa 2,900 pesos ang bill sa kuryente ni Aling Virginia mula sa barangay Masaya Rosario, Batangas noong buwan ng Setyembre. Kaya naman, nagtipid ito sa pagkonsumo sa kuryente. Binawasan niya ang paggamit ng washing machine at nagmano-mano na sa paglalaba. Nagbawas na rin raw sila ng paggamit ng ibang kagamitan sa bahay. Yung pong TV, medyo hindi na masyado. Tapos paglalabas ka na ng kwarto, papatay na, kailangan magtipid. Pero laking gulat nang makita ang electric bill para sa buwan ng Oktubre na umabot sa mahigit 4,000 pesos. Nakakagulat talaga. 4,084 po. Kaya nga kami nagtataka. Ako na may, hindi ko naman hilig magtanong-tanong kung bakit. Eh syempre, kami nagamit. Eh, bumaba, tumaas. Walang magawa. Kailangan magbayad. Ayon sa Batangas Electric Cooperative o Batelec 2, ito'y dahil sa ipinatupad na 2 pisong dagdag singil sa kada kilowatt hour. Pagtaas, patuloy na pagtaas ng ating generation charge. Singil ng ating mga supplier at ngayon ang supplier natin gumagamit ng uling para makapag-produce ng kuryente. And unfortunately, sa world market, sobrang taas ng ating uling o yung coal. Ayon sa Batelec 2, simula noong Enero ngayong taon, umabot na sa 4 piso per kilowatt hour ang idinagdag sa singil sa kuryente. Nagsimula umano ang pagtaas sa singil sa kuryente noong Disyembre ng nakaraang taon. Actually, ang main responsibility ng Batelec 2 is to distribute electricity doon sa kanyang franchise area. Yung ibang component nga ng rates, Batelec 2 serves as a collector lang. Kung may pagtaas sa singil ng Batelec 2, may pagbaba naman na 2 piso din sa singil kada kilowatt hour ang Batelec 1. Matatanda ang ipinanawagan nito ng mga alkalde ng unang distrito ng Batangas. At meron pa rin silang tinitingnan na pwedeng ibawas kasi noong panahon ng pandemic, merong sinuspend. Yung supplier also made his promise, made true to his promise na mas mura na yung mabibili nilang coal. Acceptable naman na explanation nila, medyo I just think na now meron ng working plan which is in the short term. Hopefully, by Christmas, medyo acceptable levels na tayo. Paalala ng Batelec 2 sa publiko, maging responsable sa pagkonsumo ng kuryente, lalo't malaki umano ang posibilidad na magtuloy-tuloy ang pagtaas sa singil sa kuryente. Ace, medyo bad news lang para sa ating mga kapuso dahil sabi ng Batelec 2, itong 15 pesos per kilowatt hour ay maaari daw umabot ng 40 pesos hanggang sa taong 2024. Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Batas na nagbabawal sa panlilimo sa mga lansangan, pinaigting sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante.
Sa lugar na ito, hindi mawawala ang mga namamalimos sa daan. Mangilan-ngilan na lang ito kumpara dati ayon sa ilang mga residente sa lugar. Dahil na rin sa umiiral na anti-mendicancy law of 1978 na nagbabawal sa panlilimos sa lansangan. Bawal sinuman, bata, matanda, ang manghingi, lalo na kung sa lansangan. Ayon sa batas, ay kailangan kumuha ng permit sa isang lokal na pamahalaan. Kung gusto niyo magsolicit, but it is in the form of an organization, association, ma-accredit, ma-recognize na local government unit bago ka makapag-solicit. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, ang ilan daw sa mga namamalimos ay mga residente ng barangay Malitam at Huwawa na mga Sama Badyaw. At yan po idinulog ko sa national government to help us out yung eliminating and liberating indigenous people. It inilevate ko yung sa national office. Para mapatigil ang panlilimos at panghihingi ng mga ito sa kalsada, naghain ng iba't ibang training ang LGU gaya ng paggawa ng dishwashing liquid at family development sessions. Si Jason, hindi raw maiwasang mag-abot tuwing may makikita siyang namamalimos. Simple lang, nahingi lang siya, di binigyan ko. Pag depende, pag ang hawa ko may pagkain ako, binibigyan ko. Pag naman ho pera, di pera. Ang estudyanteng si April naman, minsan nang nabiktima ng mga nanlilimos. Na-hypnotize nila ako, nakuha nila yung bag ko, nakuha nila yung cellphone ko, tapos tinapon nila. So, kasi that time nang hihingi sila ng pera, wala akong pera doon. Kaya ngayon, doble ingat na raw siya. Hindi naman sa pagdadamot, kasi may mga tamang way naman tayo para makapagbigay ng tulong. Minsan kasi pagkadala siguro ng init na rin ang ulo nila, kung ano na rin yung ginagawa sa mga di nakakapagbigay. Pabor naman ang mga residente sa pag-rescue sa mga badyaw at hiling na maiuwi ang mga ito sa kani-kanilang probinsya. Lagi noon, pero ngayong araw na ito, kasi may bihira lang. Siyempre nung kasi pandemic nga, baka carrier, sana tuloy-tuloy lang. Kasi noon nawala na din, tapos bumalik uli. Sana nga, tuloy-tuloy lang. Wag na lang mag-entertain kung maaari, kasi hindi naman natin yung mga tao nakakasalumuha, pero mas okay na lang na wag na lang mag-entertain. Ang kapitan ng Barangay 6 nag-iikot sa kanyang nasasakupan para mabawasan na ang mga nanlilimos sa lugar. Gagawin ko sa market. Itry ko lang kung kasapin yung magulang na pinagbabawal na magpapalimos ito. Sila yung problema ng barangay namin, mga bata. Kasi kung sakali mahuli ko, daling ko sa DSWD. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Simultaneous earthquake drill isinagawa ngayong araw, November 10. Mga estudyante, pulis at mga bumbero nakiisa sa aktibidad. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Eksakto alas 9 kaninang umaga, pinatunog ang sirena sa Lipa City Police Station. Hudyat ang paglabas sa mga tauhan mula sa estasyon. Kanya-kanyang dock, cover and hold ang mga pulis sa kadumiretso sa open grounds. Isinagawa rin ang earthquake drill sa mga paaralan sa Batangas City. Nakiisa ang mga estudyante sa aktibidad para sa paghahanda sa kanilang kaligtasan. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Balete, Batangas ang programa kanina sa isang paaralan. Katuwang nila ang BFP at PNP. Gamit ang fire extinguisher, ipinakita rin ang wastong paraan sa pag-apula sa apoy sakaling magkasunog sa mga paaralan. Kailangan din po namin magturo sa iba para at least pag dumating yung sakunang ganyan, alam po, ng pare-pareho po, alam ang gagawin. Nagsagawa naman ng first aid simulations, isang paaralan sa Alitagtag, Batangas. Isa-isa ring lumabas ang mga estudyante sa Mabini Central School mula sa classroom nang umalingaw-ngaw na ang emergency alarm. Para sa MDRRMO, mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa sa aktibidad, bata man o matanda. 2017 ang huling tamaan ng mapaminsalang lindolang Mabini, Batangas. Dahil ito, naranasan namin ito, bali dalawang magkasunod. Siguro ang pagitan lang ay dalawa lang minuto noong time na yon. Nag-duck, cover and hold din ang mga pulis at miyembro ng BFP sa mataas na kahoy, Batangas. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, Calabarzon, hindi lang daw dapat natatapos ang pagsasabuhay ng aktibidad sa mga classroom, opisina at tanggapan ng gobyerno. Mahalaga rin ang partisipasyon ng mga magulang sa bahay. Ito po ang inaasahan natin na ma-achieve sa mga programang ito ng National DRM Council na matatakpo sa isip ng ating mga kababayan ang kahandaan
sa mga oras na magkaroon po ng lindol. Ito na ang huling pagsasagawa ng earthquake drill ngayong taon. Umaasa ang mga otoridad sa patuloy na partisipasyon ng pamayanan sa aktibidad. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. 12 oras na power interruptions ipatutupad sa 6 na bayan sa Batangas sa Sabado, November 12. Alamin yan sa report ni Mark Lavaro. 12 oras na kawalan ng kuryente ang mararanasan sa 5 bayan at 3 barangay sa isang lungsod sa Batangas sa darating na Sabado, November 12. Iyan ang inanunsyo ng Batangas Electric Cooperative 1. Ang magaganap na pagkawala ng kuryente ay alinsunod sa itinakda ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Apektado ng power interruption ang poblasyon at lahat ng barangay sa Balayan, Nasugbu, Kalatagan, Tuwi at Lian sa Batangas. Samantala, apektado rin ang 3 barangay sa lungsod ng Kalaka. Ang kawalan daw ng kuryente ay dahil magsasagawa ng pagpapalit ng kahoy na poste, preventive and corrective maintenance ng 69 kV transmission line at iba pang gawain. Pagtitiyak naman ng Batelec 1, maaaring maibalik ang kanilang serbisyo na mas maaga kung matatapos kaagad ang nasabing paggawain. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. JRU, pinatawan din ng indefinite suspension si John Amores. Internal inquiry isasagawa ng JRU dahil sa Amores incident. Ang detalye sa report ni Dayan Lucaliano. Indefinite suspension ang naging parusa sa player ng Jose Rizal University na si John Anthony Amores. Iyan ang naging hatol ng pamunuan ng NCAA matapos ang nangyaring rumble sa loob ng NCAA court noong Martes, 3 minuto bago magtapos ang fourth quarter ng laban ng JRU Heavy Bombers kontra College of St. Benilde Blazers. Patong-patong na paglabag daw ang ginawa ni Amores, kabilang ang pambabastos sa ilang court officials at Mancom representative, kasama na ang pananakit sa 4 pang manlalaro ng Benilde Blazers. Dahil sa kanyang suspensyon, hindi na makakalaro si Amores sa mga susunod pang laban ng JRU sa NCAA Season 98. Bukod kay Amores, pinatawan din ng 1- at 2-game suspension ang 14 na iba pang player ng magkabilang koponan. Dagdag pa ng NCAA Management Committee, walang lugar at hindi nila papayagan ang anumang uri ng karahasan sa NCAA. Bukas naman sila sa anumang apela na ihahain ng JRU at titiyaking dadaan lahat sa tamang proseso. That we're really doing our very best in the spirit of sportsmanship and says the family, we will have to accept greatness every day. And they're very faithful to that mantra for this season. Ayon naman sa pamunuan ng JRU, suportado nila ang mga adhikain ng NCAA. Hindi rin daw nila kinukonsinte ang ginawa ni Amores na pinatawan din nila ng indefinite suspension. Hindi rin daw muna papayagan si Amores na dumalo sa training ng team kasunod ng hindi na rin ito maaaring maglaro. Makikipagtulungan din daw sila sa gagawing investigasyon at humihingi rin sila ng paumanhin sa nangyari. He will not play for the remainder of NCAA Season 98 basketball games of the Heavy Bombers nor participate in team practices. We apologize to the whole basketball community, particularly to our NCAA family, for this incident. Dayan Lucaliano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mangingisda nalunod sa dagat sa Bordeos, Quezon. Biktima, hinihinalang nawala ng malay habang sakay sa bangka. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nagpaalam lang daw para mangisda pero hindi na nakauwing buhay ang 60 anyos sa Sinolito Vargas. Nalunod siya sa dagat sakop ng Barangay Amot, Bordeos, Quezon, Martes ng umaga. Nakadapa sa bakawan ang katawan ng biktima ng matagpuan ng dalawang kapwa mangingisda. 5 kilometers lamang po sir, ang layo ng nasabing ng bahay ng nasabing biktima. Solo lamang pong umalis para mangisda itong ating biktima. Sa investigasyon, posible raw na nawala ng malay si Vargas habang nasa bangka. Nakataob na rin daw ang sinasakyang bangka nito ng datna ng mga otoridad. Sa post-mortem examination ng ating municipal health officer, ang nasabing ang concept po ay possible po na inatake po yung biktima.
according sa kanyang pamilya, ito na may medical records na rin po na may high blood po yung nasabing ating biktima. Ayon pa sa Burdeos Police, tanggap ng pamilya na aksidente ang nangyari. Wala naman po silang nasabi kahit may doon sa wala naman po silang sinisip. Tinatawagan at nagpadala na ng mensahe ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng biktima para hingan ng pahayag pero hindi pa sila sumasagot. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Volume ng mga sasakyan sa Lipa City, Batangas, asahan na raw habang papalapit ang Kapaskuhan. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Kung tiyagaan lang din sa biyahe ang pag-uusapan, sanay raw dyan ang tricycle driver na si Alan. Dahil araw-araw ang pamamasada, danas daw niya ang matitinding traffic sa kalsada sa Lipa City. Mas tumitindi nga lang daw ngayong papalapit ang Pasko. Lalo na pagpatak siguro ng ngayong December na yan. Lalo mo ng ano? Magawa na marami magpupunta sa mall eh. Kahit marami ang pasahero, ay hindi rin nakakawad, wala rin kwenta. Ramdam din daw ng ibang driver at pasahero ang mas maraming buhos ng mga sasakyan na pasahero sa mga pangunahing lansangan. Aba, edi medyo mahirap, pagod, paa, tsaka takaw gasolina. Lagi naman nakahanda kasi ilang taon ako dito sa pamamasada dito. Napapailing na lang po. Napapakabot sa ulo. Lalo't ano yung may nahabol kang oras. Nagsisimula ng araw dumami ang volume ng mga sasakyan ayon sa Lipa City Public Order and Safety o SIPOS. Sa tala, pinakamarami ang mga motorista na bumabagta sa Barangay Tambo. Higit 37,000 ang na-record na average daily traffic dito noong 2021. Yung sa Tambo, expected namin siguro tataas na hanggang 50,000 may git yan. Kasi sa nakikita namin, buhay lahat ng pasyalan ngayon eh. Tapos, yung lalaki din yan sa may part ng, sa may Bulaknin, ngayon ay last time is 8,000 lang. Yung 8,000 before, siguro mga papalon 12,000. Bunsod daw ng pagdami ng mga dumadaang sasakyan ay dahil sa mga regional government office na nakatayo sa lungsod. May dagdag tauhan at tatlong shift na raw ang mga nagmamando sa traffic sa kalsada. May mga access roads na rin daw na pwedeng gamitin ang mga motorista at may ginagawa pa. Actually, nag-meeting lang yung sa mataas na kahoy. Yung sa dito po sa part na to ng Inisluban, going to Lumbang, ang target naman po nito ay yung mga galing Laguna. So yan po ay naayos pa po yung mga paperworks niyan. Magkakaroon na rin daw ng pagpupulong ang SIPOS sa mga mall para sa ipatutupad na adjusted mall hours. Ang 9 to 10 is not really, hindi na naman po siya rush hour. No? So it will help gradually ma-decrease yung ating traffic. Hindi na magsisiksikan yung mga tao na makapapunta sa mall during this time. Sa unang linggo ng Disyembre, ang implementasyon ng extended mall operations. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dalawa hanggang tatlong bagyo maaaring pumasok sa PAR ngayong Nobyembre ayon sa PAGASA. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Pinasok ng baha ang bahay ni Aling Violeta ng Manalasa, ang bagyong paing sa Barangay Tipas, San Juan, Batangas. Mahigit 2 linggo na ang nakakaraan. Ang lahat ng gamit sa loob ng bahay, hindi na mapakinabangan. Ang pera na gamit sa mga pag-aaral ng mga anak, wala na. Ibos ang ipon. Ngayon lang uli nag-umpisa. Para naman kahit paano ay makalimot at makaahon sa perwisyo ng bagyo, napagdesisyonan itong maglako ng lutong ulam sa harapan ng kanilang bahay. Para naman kami may kumita at inag-aaral nga yung aking mga anak. Wala naman kami makukulang kundi arila. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batangas, 14,000 residente sa lalawigan ang direktang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 3,000 ang nasirang bahay at umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang danyos na iniwan ng bagyo sa infrastruktura, agrikultura at livestock. Labas pagputok ng bulkan, malalak sa bagyo, even noong kasagsagan ng pandemya at ito nga ulit na ulit, ay namamalagi yung pagiging magiting ng Batangueño. Magiting dahil matiisin tayo, kinaharap natin ang problema. Una, sa tiwala natin sa Diyos na hindi magpapabaya sa atin, malalampasan natin ito. Pero ayon sa PAGASA, may mga bagong hamon pa na haharapin ang lalawigan. Lalo't base sa kanilang forecast, 2
Hanggang 3 bagyo pa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. May posibilidad daw na direktang tumbukin ito ang Southern Luzon maging ang Visayas. Pagkaganitong panahon, kasi nga po gawa po ng sa amihan. Yung sa hangin po na nanggagaling sa silangan. Para kay Batangas 1st District Representative Eric Buhain, dapat magkaroon ang pamahalaan ng mga preventive measures. Isa na ang dekalidad na infrastruktura. Repropping, mga seawalls, bumigay. So dapat pala talaga ang mga seawall is a one complete project, continuous project siya na kasi once na may opening na lupa, that's where the water comes in. Paalala naman ng pag-asa sa publiko, palaging mag-antabay sa kanilang anunsyo para malaman kung mayroong bagyo at saan ang tamang track nito. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Pumalo na sa 4,012,868 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 1,241 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,932,557 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 718,477 ang tinamaan ng virus, kung saan 2,238 ang active cases. Nasa 709,780 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon. Sa Mimaropa Region, umabot na sa 47,418 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 81 ang active cases. Nasa 46,070 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng DOH Mimaropa. Compartmentalization of Swine Farms Program inilunsad sa Batangas upang paigtingin ang pagbabantay kontra ASF. Alamin yan sa report ni Mark Labaro. Upang mas lalong paigtingin ang pagkontrol sa sakit na African Swine Fever o ASF, inilunsad sa lungsod ng Batangas ang Compartmentalization of Swine Farms Program. Sa paungunan ng Batangas Pork Council, katuwang ang Department of Agriculture 4A. Tinalakay dito ang pagkakaroon ng masusing biosecurity management system sa populasyon ng mga baboy upang mapigilan ang pagkalat ng sakit ng ASF. Paraan din daw ito upang manumbalik ang sigla at mapalakas pa ang produksyon ng baboy sa lalawigan. Samantala, sa Agoncillo, Batangas, 21 mga geomappers sa bayan ang sinanay sa paggamit ng Geomapper PH mobile application. Pinangunahan ito ng DOST Feebox at tanggapan ng panlalawigang veterinaryo. Ang app ay magagamit sa mobile phones ng mga data collector ng mga hayop. Gawa ito ng GeoRisk Philippines na maaaring maging basihan sa iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at mga non-government organizations upang magkaroon ng mga datos sa GeoRisk PH Integrated Database. To gather data on animal population and establishment, we need to know before magkaroon ng trahedya, ang mga posibleng maapektuhan, malaman din kaagad ng mga epekto ng mga disasters, at mga data na makukuha at magiging basihan para maayos na sa paggawa ng desisyon. Mark Lavaro, Balitang Southern, Tagalog. Mapua Cardinals tinambakan ng Arellano Chiefs sa score na 67-47. Narito ang report ni Dayan Localiano. Sa NCAA Season 98 Men's Basketball, Mapua Cardinals nakuha ang kanilang ika-anim na pagkapanalo matapos nilang talunin ang Arellano Chiefs sa score na 67-47. First half pa lamang ng laro, malaki na ang kalamangan na puntos ng Mapua Cardinals. Pinaliit naman ang nagbabalik na Arellano Chiefs na si Shane Menina ang lamang na puntos sa huling quarter ng laro, ngunit di pa rin ito naging sapat. Ito na ang fourth win streak ng Mapua Cardinals ngayong season. Dahilan para tumaas ang kanilang game status sa 6 wins at 9 losses. Samantala, nasungkit naman ang LPU Pirates ang pagkapanalo kontra San Beda Red Lions na nagtapos sa score na 81-80. Dikit ang puntos ng dalawang koponan sa first half ng laro. Nagkaroon naman ang pagkakataon na makalamang ang San Beda Red Lions sa LPU Pirates sa pagtatapos ng third quarter. Pantay ang naging puntos ng dalawang grupo sa huling isang minuto ng laro at dahil sa shot ni Omar Larupay, sa huling 10 segundo ng laro, nakuha nila ang pagkapanalo na may isang lamang na puntos. Ito na ang 10th pagkapanalo ng LPU Pirates at 5th talo ng San Beda Red Lions. Dayan Localiano, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Lalaking galing sa Lamay, patay matapos ma-hit and run sa Makalelon, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Duguan at basag ang ulo ng datna ng mga rumesponding otoridad ang 49 anyos si Abel Makinto sa kalsadang sakop ng barangay Olongtao, Ibaba, Makalelon, Quezon, alas 2 ng madaling araw nitong Miyerkules. Na hit and run umano ang magsasakang si Makinto nang hindi pa matukoy na sasakyan. Sa unang tingin pa lang ay talagang patay na yung tao dahil yung bahagi ng utak niya ay may nakakalat na po sa kalsada. Ang tumawag po sa amin ay yung pong barangay chairman ng barangay Olongtao, Ibaba. Ayon sa pulisya, pauwi na galing Lamay sa isang kaibigan si Makinto. Sabi pa ng Makalelon Pulis, kung pagbabatayan ang skid mark at mga piraso ng umunoy bahagi ng sasakyan na naiwan sa kalsada, tricycle ang nakasagasa sa biktima. Meron pong mga marka na may indikasyon po na parang ito isang tricycle. Sa amin pong pagpapalo-up, wala pong mga pagsabing witness at yun pong mga area na yun ay dahil niya po libled ay wala pong mga CCTV. Nakikipag-ugnayan na raw ang pulisya at barangay sa mga opisyal ng Karatig Bayan. Sinisikap na makipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng Makinto para sa kanilang panig habang isinasagawa ang follow-up investigation ng mga otoridad. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 200 bikers nakilahok sa fourth leg ng Pedal for People and Planet sa Batangas City. Tungayan yan sa report ni Mark Lavaro. Sama-samang pumadyak ang 200 mga bikers mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Batangas para suportahan ang fourth leg of Pedal for People and Planet noong Linggo sa pangunguna ng Philippine Movement for Climate Justice Batangas. Paraan daw ito ng grupo upang ipanawagan ang lumalalang epekto ng climate change. Umikot sila sa iba't ibang storage facility ng langis at gas power plant sa lungsod. Bit-bit ang panawagang Reparation for Climate Debt and Climate Justice and Climate Finance Now. Yung reparation ang ibig sabihin niya na mark dun sa mga na buong mekanismo na ang may malaking pananagutan sa usapin ng climate ay yung mga developed country na kanilang paggamit at pag-unlad yung mga maliit at mahihilang bansa katulad natin ang siyang labis na naapektuhan. Bukod sa Batangas, kasabay ding isinagawa ang aktibidad sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bahagi rin daw ito ng komemorasyon para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Panawagan naman ng grupo, magbayad na, no? Magbigay na ng mga pondo ang mga mayayaman na bansa, no? At napagkasunduan naman ito. Pero until now ay 10% pa lang ng kanilang commitment na dapat maibibigay. Narunungkot tayo kasi sa given na tayo yung major na tinatamaan ng mga disaster. No? Pang-apat tayo sa German Index Disaster Watch. Sa mga ganitong pagkilos daw, mas mauunawaan ng mga mamamayan kung ano ang problema, solusyon at pangangailangan ng ating bansa. Kalakip din daw ng kanilang panawagan ang rapid and just transition to 100% renewable energy. Kung ito na ang normal, yung malalakas na mga super typhoon na dadaan sa atin na sa minimum ay 3, sa maximum ay 5, at kailangan natin ng ating gobyerno na siyang manguna para iligtas yung mamamayan sa lumalalang klima. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Ang 2 Maria Clara sa buhay ni Ibarra, magkakaharap na kaya? Iba pang eksena sa Maria Clara at Ibarra, alamin sa report ni Dayan Lucaliano. Sa mas lumalalang sitwasyon ni Sisa, mas naging balisa ito sa pagkawala ni na Crispin at Basilio. Kaya naman maging si Clay, kagagalitan nito. Sinungaling ka, katulad ka rin nila. Pinaglalaroan mo ang aking puso't isipan. Habang tuluyan na nga bang magkakaharap si na Clay at Maria Clara, for real na ba ang 2 Maria Clara sa buhay ni Ibarra? Alamin mamaya sa hashtag MCI Face to Face sa Maria Clara at Ibarra alas 8 ng gabi sa GMA Telebabad at Kapuso Stream on gmanetwork.com/kapusostream.
Samantala, sa Startup PH, tuloy pa rin ang pasik laban ni Tristan at Dave, maging ang pagpapanggap ni Tristan at Dave para maprotektahan ang damdamin ni Danny. May the best man win nga ba o lalong walang mapipili si Danny? Pero si Lola Joy, mukhang alam na kung anong sasabitin ng dalawang binata. Abangan ng Startup PH mamayang 8:50 ng gabi sa Jimmy Telibabad. Para sa iba pang eksklusibong videos, visit jimmynetwork.com/startupph. Dayan Lucaliano, Balitang Southern Tagalog. Mga guro at magulang sa isang paaralan sa Nasugbu, Batangas, nagpasiklaban sa kanilang parol festival. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Iba't ibang sukat at iba't ibang disenyo ng mga parol ang itinampok sa Parol Festival sa Calayo Elementary School sa Nasugbu, Batangas. Programa ito ng Parent Teacher Association ng Paaralan ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Mula sa mga plastic bottle, paper plates, paper cups, straw at maging walis at bao, kanya-kanyang diskarte ang bawat section para makabuo ng kakaiba at makukulay na mga parol. Dito inilabas ng mga guro at magulang ang kanilang pagkamalikhain. Bahagi naman po ng ating tradisyon at kultura na pag celebrate natin ang Christmas, kami po ng mga magulang para po mabuo po muli yung bonding namin, ay nagkaroon po kami ng pag-uusap ng PTA na magkaroon po ng ganitong activity. Nasa 14 na parol ang maglalaban-laban. In-upload ang mga ginawang parol sa Facebook page ng paaralan kung saan ang may pinakamaraming likes ang siyang mananalo at tatanggap ng Facebook Choice Award. Kahit sino raw, pwedeng mag-react sa mga napupuso ang mga parol. Laking tuwa at pasasalamat naman ni Teacher Karina sa mga guro at magulang na nakiisa sa ganitong pakulo. Sana'y patuloy yung mainit nilang pagsuporta. Ganun din po yung relasyon nila sa magulang ng kanilang mga learners. Sa mga magulang naman po, mula nung nag-pandemic, unti-unti po namin napapa-bloom yung samahan ng magulang at ng mga guro. Layunin daw ng aktibidad na mas lalo pang mapagtibay ang samahan at ugnayan ng mga guro at magulang sa loob at labas ng paaralan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. At mga kapuso, malapit na ang Juliverse, tampok si Asia's Limitless star Julian San Jose kasama si kapuso star River Cruz. Magaganap ito sa November 26, 8 p.m. sa Newport Performing Arts Theater, Pasay City. For tickets, please visit www.gmanetwork.com/synergy or www.ticketworld.com.ph. See you there, mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 45 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.